Magandang hapon mga kapraktikal, kamusta na kayo? So, pasensya na kayo kasi medyo natagalan yung pag-update natin, no, ng ating video regarding sa gardening. So, to this video, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo mag-pruning ng sitaw. So, ito nga pala nakikita niyo mga kapraktikal, itong mga nakikita niyo yung mga tanim, ito yung mga tanim kong sitaw. So, nung dati nating tanim is ampalaya, di ba? So, sayang naman yung gapangan ng ampalaya saka yung plastic mulch na ginawa natin saka yung flat. Para maging practical, ginamit ko ulit yung flat, yung pinagamit natin ng ampalaya saka ko tinaniman ng sitaw. So ngayon kapraktikal, napakita ko sa inyo kung paano tayo mag-pruning. So, ito kapraktikal, no? Ito yung main stem niya, yan, main stem. Ito yung vines niya, gumagapang na siya pataas. So meron ditong mga side shoots. Yung mga suckers dito na tumubo. So kailangan natin itong gupitin. Yan, gupitin natin. Tsaka yung mga unnecessary na mga dahon sa ilalim, kagaya nito yung cotyledon sleeves niya, kailangan natin tanggalin to para hindi na maka-consume pa ng nutrients na available sa lupa. Ito mga kapaktikal, no? Mahaba na, no? Yan, kailangan natin itong tanggalin. Yan, para yan, sequence mga kapaktikal, para focus naman muna siya dun sa taas. Doon na siya mag doon na dadami yung mga vines niya, doon natin i-allow. Yan. As is pa rin sa ibang mga ano, sitaw, ganun din gagawin natin yung cotyledon leaves. Kailangan natin tanggalin. Tapos yung mga vines na tumubo. Ayan, yung mga side shoots kagaya nito. Aside din mga kapraktikal sa ano natin, sa purpose ng pruning para makapag-focus muna yung nutrients pataas, doon siya dadami sa taas. Is meron din siyang advantage. Yung advantage niya is para magkaroon ng magandang air circulation dito sa lalim. Kasi pag inallow natin na mag-grow yung mga side shoots dito sa gilid, mga vines dito, kakapal yung dito, magiging makapal na yung dahon sa lalim. Pwede siyang pamahayan ng mga insekto. So para magkaroon ng magandang air circulation, kailangan natin i-pruning yung tanim natin. Yan. Kaya nito, oh. Yan, sayang natin itong tanggalin. Yan. Yan, nakapag-pruning ninyo. Napakalinis na, di ba? Straight lang siya ng pataas. Yan, wala na ito. So nga pala mga kapraktikal, kung napansin nyo, maganda yung status na natin ng sitaw. Kasi yung binilagay ko dito is yung carabaos manure. Pero yung dumi ng kalabaw. Nung nag-ani kami sa bukid, nag-harvest ng palay. So habang naglalakad sa daan, nakita ko maraming mga dumi ng kalabaw or carabaos manure. So mga tuyo na yon, yung pabalik, kinuha ko lahat. Para ibalik natin yung nutrients, tsaka yung para makondisyon yung lupa. Kasi nagamit na natin to sa ano eh, sa ampalaya eh. So drain na drain na talaga tong lupa dito. Kaya kailangan natin ibalik yung sustansya para maganda yung tubo ng ating sitaw. So ito mga practical, no? Maraming mga try dito ng mga carabaos manure. Ok,
Pwede rin tong mga ano, pwede rin natin tong gamitin na ano, panggulay, mga halbos ng sitaw. Mga practical ay, mga talbos. Maganda, no? Pero hindi dapat tayo manginahing dito kasi pwede naman itong magamit ng gulay saka para din naman sa kagandaan ng tanim natin sitaw. So mayroon pa tayong tanim din dito, mga practical, ito sa gitna saka dun sa likod. Bali, tatlong rows lang ito. Yung mga beans na tanim, kagaya nitong ano, nitong sitaw, kahit anong klase ng mga beans na tanim, meron silang ability na makakuha ng nitrogen sa hangin tsaka sa lupa. Kaya, since drain na to, nagamit na ng ampalaya, maganda na taniman natin ng mga beans, yung pinagtaniman natin ng unang crops, para ibalik yung nitrogen dun sa lupa. Tsaka advisable din mga kapraktikal na magkaroon na i-practice natin yung crop rotation. Diba, ang palaya to. So ngayon, sito naman. Para yung mga pest and diseases dun sa ampalaya natin, hindi na siya dumami pa. Tsaka hindi siya balik ng balik sa crops. Kasi ibang crops na naman ito, ibang family ito ng mga crops. So, ibang insekto rin yung atake dito. Ito practical, ang ganda ng panahon ngayon kasi parang magka-summer na siguro, mga almost 2 weeks ng consecutive na hindi umulan, kaya medyo maganda rin yung status ng tanim natin, medyo makakaiwas tayo ngayon sa mga fungus kasi gusto ng fungus yung wet season na medyo paara pa minsan-minsan. Ito ka practical, itong sitaw natin is organic. Puro lang to para bawas manure, tsaka yung decomposed na rice straw or yung dayami dun sa bukid namin. Marami ako doon napansin na mga rice straw sa tinambak na decompose, yun yung ginamit ko dito. Napakaganda pala ka-practical, no, ng organic yung ano natin, tanim. Parang medyo hindi siya lapitin ng insekto, yun yung nanotice ko. Hindi lapitin ng insekto, maganda yung ano niya, yung status ng pag-ano niya, talagang buhay na buhay, no? So, you can see. Yan, ang ganda. Kapraktikal, no? Nabuhay ulit yung talong natin. Napaganda ng tubo. Nung kabatch pa rin yun ng ating palaya, pero hanggang ngayon buhay pa rin. Hindi pa rin siya sumusuko. Hindi pa rin tayo iniiwan. So napakaganda talaga kapraktikal kung meron tayong sariling tanim, no? Bukod sa makakatipid na tayo sa gastos, siyempre, fresh at sariwang-sariwa yung gugulay natin. So yung kapraktikal, pag ganitong medyo naliligaw siya ng landas, tayo na mismo yung mag-aalin sa kanya dun sa sinawa nating tali para dediretso siya dun sa pataas. Sige, guide natin siya.
So ganito ko practical pag mayroong mga parang sirang dahon, yan no, parang meron tayong suspicious na may insekto, i-pruning na natin, tanggalin, tapos kustin na natin. Para kung mayroong nabubuhay doon na uod, is patay na. So kailangan natin itapon sa malayo. Yan. So ito mga kapraktikal, ito yung nakuha natin mga talbos. So gugulayin natin ito mamaya. Tingnan nyo, no? Pruning na tayo para mapaganda yung sitaw natin. So meron pa tayong magugulay na mga talbos. So kapraktikal, no? Kung nagustuhan nyo yung video natin,